Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananako, pag-ibig mo sa aming idunod sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw
at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi-ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sangakang ugat ni Jesse, tagaakay ng marami, halina tubusin kami. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudeya, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang, kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak,
ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. At marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan, ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi. Pakisabi, pakitanong, handa ka na ba sa Pasko? Handa na po ba? Handa na ang mga handa. Yan. Sa ating mga pagbasa po sa ngayon, meron po akong dalawang gustong pagnilayan. Yung una po ay tungkol sa pagdating ng Diyos para magbigay ng biyaya at misyon. Palagi pong dumadating ang Diyos para tumawag sa atin, para tayo ay makapagbahagi rin ng biyaya sa iba. Halimbawa po sa ating napakinggan sa Ebanghelyo, dumating ang Diyos sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Sabi kay Zacarias, manganganak ang iyong asawa. Manganganak ang iyong asawa. At ano pong sagot ni Zacarias? Paano mangyayari iyon? Paano ako makakatiyak na mangyayari iyon? Matanda na kami pareho. Matanda na kami pareho. Hindi ko alam kung kaya pa ni Elizabeth na makapagbigay ng buhay, makapagdala ng buhay. Mga kapatid, kung minsan nagkukulang po tayo sa paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Sa mga panahon na tinatawag tayo upang tumugon sa kanyang tawag at pagbibigay ng biyaya. Kadalasan, pinagdududahan natin yung sarili nating kakayahan. At pagkatapos nun, pinagdududahan na rin natin yung Diyos na tumatawag sa atin. Ano pong imbitasyon sa atin? Maniwala at magtiwala sa Diyos na sigurado na tinatawag tayo. Sigurado po ang Diyos kapag tinatawag niya tayong maglingkod. Tayo lang talaga yung kung minsan hindi sigurado sa ating mga sarili. Pero sigurado po ang Diyos kapag tinatawag tayo. At wala pong matanda, walang may hindi kaya, walang may kakulangan kapag ang Diyos yung tumatawag.
Huwag po nating gawing excuse, matanda na ako, wala na akong maibibigay pa. Wala naman akong kaalaman, hindi ko kayang maglingkod, wala akong maibibigay. Ito po yung tandaan natin. Kapag ang Diyos, tinatawag tayo sa pagmimisyon, siya yung nagbibigay ng mga kinakailangan nating grasya para matugunan natin yung ating pagmimisyon. Halimbawa po sa aking buhay, nakwento ko na po dati na nung bata pa lang po ako, napakamahiyain ko po. Hirap na hirap po akong humarap sa mga tao para magsalita ng ganito. Okay na po ako sa classroom na nasa gilid lang, nananahimik at nakikinig. Pero nung bata rin po ako, ninanais ko ng magpari. Sabi ko, Lord, paano yon? Nahihiya ako. Pero gusto kong magpari. At yung Diyos, patuloy na nagbigay ng mga oportunidad para mawala yung aking kaba, mawala yung aking hiya. Hindi po ako walang hiya. Nawala lang po yung kaba at hiya para ako ay makatugon sa pagmimisyon na tinawag sa akin ng Panginoon. Ngayon po ako ay masayang naglilingkod sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya palagi po nating tandaan, maniwala at magtiwala sa Diyos. Kapag tinawag tayo ng Diyos, walang matanda-matanda. Walang kulang-kulang. Walang kulang-kulang. Lahat tayo bibigyan niya ng kailangan nating grasya para matugunan. Kailangan lamang talaga natin magtiwala at maniwala sa Kanya. Yung ikalawa pong gusto kong pagnilayan natin ay tungkol sa kabaugan. Sa ating mga pagbasa, unang pagbasa at ebanghelyo, meron pong dalawang babaeng hindi magkaanak na nabanggit. Isa na po si Elizabeth. At ikalawa po, yung asawa ni Manoa na naging ina ni Samson. Sa kanilang buhay, pwede nating masabi na malas sila. Ang tingin ng lipunan sa kanila, malas sila. Sila ay, dahil wala silang anak, hindi sila magkaanak, tinuturing na curse, kumbaga, sa kanilang panahon iyon. Pero nung dumating yung Panginoon sa buhay nila, nagbigay ng bagong buhay, gumawa ng imposible. Kaya mga kapatid, kapag pinaparating, tinatanggap natin yung Panginoon sa ating buhay, hinahayaan natin siyang gumawa ng imposible sa ating mga buhay. Hinahayaan natin yung Panginoon na magbigay ng bagong buhay sa atin. Dahil kung minsan, hindi lang naman po tungkol sa pagkawala o kaya kawalan ng kakayahan na magbigay ng anak o ng magbigay buhay yung pagkabaog. Minsan po sa buhay natin, meron po tayong sari-sariling kabaugan. Ibig sabihin po, parang wala ng gana sa buhay. Hindi na kaya pang magbigay pa ng sarili, hindi na kaya pang makapagbigay ng sigla sa ating mga buhay. Marami pong dahilan, mga problema, mga pagsubok, yun po yung mga dahilan kung bakit minsan parang nawawalan tayo ng gana, nawawalan ng buhay, hindi na makapagpatuloy pa. At sa mga panahon na gano'n na po yung nararanasan natin, yung imbitasyon po sa atin ay katulad dun sa buhay ni Elizabeth at sa asawa ni Manoa. Buksan yung ating sarili sa pagdating ng panahon at yung sa pagdating ng Panginoon. At yung Diyos na dumadating sa ating buhay, siya yung magpapanibago. Siya yung magbibigay ng panibagong sigla para tayo ay patuloy na makapagbigay buhay sa mga taong ating nakakasalamuha. Pati na rin sa mga taong malalapit sa atin. Pumunta po tayo sa Diyos. Magbukas ng sarili sa Diyos dahil siya patuloy na magbibigay ng buhay sa atin. May isa po akong halimbawa. Isa pong kabataan dito sa ating simbahan na naglilingkod. Nakwento po sa akin minsan ng ibang mga kabataan na yung kabataan na yon ay dumating dito sa ating parokya na hindi natapos ng elementary. Hirap na hirap magbasa, pero gustong maglingkod bilang sakristan.
At anong ginawa ni Father na nakaalam nito, tinanggap, at tinulungan sa kanyang pag-aaral? Hirap, may mga bagsak pa rin, hirap pa rin bumasa, hirap makaintindi, pero patuloy na binuksan niya yung sarili sa pagbibigay tulong ni Father. At yung ating kabataan na yun ngayon ay patuloy nang nag-aaral. At ngayon, patuloy na naglilingkod dito sa ating simbahan. At hindi lang po iyon. Nung nakaraang eleksyon, siya ay nanalo bilang SK Gagawad. Patuloy na ginagamit yung buhay niya para maipakita na yung Diyos talagang kumikilos basta bubuksan natin yung ating mga sarili kapag tayo ay humaharap sa Kanya. Pwedeng sa ibang mga kabataan, pwedeng sa ibang mga mata ng mga tao sa mundong ito, pwede nating sabihin, wala nang pag-asa iyon. Hanggang doon na lang yung kaya niyang ibigay. Pero yung Diyos na kumilos sa pamamagitan ng ibang mga tao dito at yung Diyos na kumilos sa pamamagitan ni Father na gumabay sa Kanya, patuloy na nagbigay ng sigla at pagpapanibago sa Kanyang buhay. Kaya mga kapatid, dalawang mahalagang aalalahanin natin sa araw na ito. Patuloy tayong maniwala at magtiwala sa Diyos. May gusto siyang ipagawa sa atin at sigurado siya sa atin. At ikalawa po, kung sa buhay natin parang nawawala na tayo ng gana, buhay at sigla, humarap tayo sa Diyos. Buksan natin ang sarili natin sa ating Panginoon. May gagawin siya. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating mga buhay. Buksan ang ating mga sarili para tayo ay magpatotoo na ang Diyos kayang gawin ang imposible. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi madadaig sa kaganlahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumamo tayo sa Kanya. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Kahit sa gitna ng mga pag-aalinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling ng may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon at mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapatanagan, manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong espiritu, nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas ng may galak at sigla. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idunudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kupurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sinlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyo'y makihingi.
tukdin mo na sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan. Ika'y pinasasalamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalik ka, mga kumoy, tukdin mo na sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan. Ika'y aming tinatawagan, poon kami, wag mong pabayaan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y halika na, magbalik ka, mga kumoy, tukdin mo na Panginoon, sa pagbalik mo, aming iyong bayan ay daratnan mo. May pananalig na pagsayo, sinisikap, sundin ang loob mo. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, mga kumoy, tukdin mo na. Mga kumoy, tukdin mo na. Galak sa Panginoon, di mo nakikita kung iniibig siyang halaga. Pagdating ay gulukso ka sa laki ng tuwa, sa wakas mapi ta mo siya. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda, magbanta, at salubungin natin. Hintayin, darating si Jesus na poon natin. Maghanda,
magbanta at salubungin natin. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikuusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangalang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang huling paalala ko po, tayo po ay tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Sigurado po siya sa atin. Huwag po tayong magduda sa ating sarili, bagkus ay maniwala at magtiwala sa Poong Jesus Nazareno na tumatawag sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Gusto pa may Jesus Nazareno, sinasamba ang namin, inipinduho ka namin, alal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, itigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, minulwalhati ka namin.